DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Oh, Sak! Bakit kunot na kunot yung noo mo pagpasok mo sa bahay? Meron ka ba nakaaway? Wala po ako nakaaway, Mami. Oh, bakit nga parang may kinainisan ka? Nakasalubong ko yung Calvin na yun habang nakasakay ako sa tricycle. Kanina yung bagong bike na gamit niya. Ah, yun ba? Binili ng daddy mo yun para kay Calvin. Kasi nga nag-alit ka daw nung gamitin ni Calvin yung luma mong bike. Si daddy talaga. Bakit ba mahal na mahal niya ang Calvin na yun? Tinatanong ko nga rin yun sa daddy mo eh. Sabi ko nga sa kanya, boy natin si Calvin, hindi ka mag-anak o miyembro ng pamilya. Pero masyado niyang ini-spoil. Oo nga, Mami. Hindi naman siya ganyan sa mga naging boy natin nun, di ba? Nanghihinala na nga ako eh. Kaya nga, nag-iimbestiga ako. Ano pong ibig niyo sabihin, Mami? Kasi nga sabi nung kaibigan ko, nung tita Dina mo, baka raw anak sa labas ng daddy mo ang Calvin na yan. Kaya nga lihim kung sinusubaybayan yung kilos ng daddy mo. At kung sakaling nga anak niya sa ibang babae ang Calvin na yan, oras na malaman ko yan. Nako, palalayasin ko agad dito yan sa bahay natin. Calvin, linggo bukas, sarado itong hardware store. Dadalawin mo ba ulit ang lolo mo? Tamang-tama, payday ngayon. Opo, Sir Nep. Dadalawin ko po ulit si lolo.
Sa tuwing Linggo po, kailangan talaga akong umuwi doon. Kasi baka wala na siyang gamot. Ano ba sakit ng lolo mo? Diabetes po. Tako. Mahirap kapag may diabetes. Siguro hindi naging maingat ang lolo mo sa pagkain ng kabataan niya. Paano po ba nagkaka-diabetes ng tao? Dalawang klase ang diabetes. Yung type 1 o hereditary, nasa lahi. Yung isa naman, type 2, o yung tinatawag na acquired. Nakukuha sa naging lifestyle ng isang tao. Yung kain ng mataas sa karbo at sa matatamis na pagkain. May lahi raw ba, lolo mo? Di ko po alam eh. Kadalasan sa mga type 1 diabetic, nag-i-injection ng insulin. Nag-i-injection ba ng insulin, lolo mo? Hindi po. May ininom lang po siyang tabletas. Siguro nga type 2 diabetic siya. Nung kabataan niya, siguro tumaba siya. Natatandaan ko po, nung maliit pa po ako, medyo mataba nga po si lolo. Kaya ikaw, habang bata ka pa, simulan mo na ang pagiging maingat sa pagpili ng pagkain. Ang sabi nga, tayo ay kung ano ang ating mga kinakain. Hindi po kayang gawin ng mahirap na tao ang sinasabi niyo, sir. Kami po kasi, kung ano mura, tulad ng mga kwek-kwek at tusok-tusok na pagkain sa bangketa. Yun po ang binibili namin. Pero mga katulad po ninyo, hindi niyo papansinin yung mga ganong pagkain. Alam mo, Calvin, gusto kita. May sense sa mga sinasabi mo. Masarap kang kausap. Hindi katulad ng ibang kabataan na puro kalaswaan ang alam sabihin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Calvin, po. Nang umuwi ka kahapon, nakita ko ang dumi ng suot mo. Eh, nagdiskarga po kasi kami kahapon ng hollow blocks, Nana Sabel. O, ilabas mo na dito at isasama ko na sa mga lalaban ko. Madali ko mapapalinis yun dahil pride powder ang gamit ko sa paglalaba. Naku, wag na po. Ako na lang po maglalaba ng mga damit ko. Minsan lang naman. Hayaan mo nang ako maglaba ng ilang pirasong damit mo. Washing machine naman eh. Hindi na makakadagdag sa pagod ko yun. Ayan. Oh, mag-almusal ka na. Sige po. Kukunin ko na lang po ang almusal ko. Doon na lang po ako kakain sa tulugan ko sa tabi ng garahe. Aba, eh bakit? Baka po kasi lumabas na rin dito sa kusina si Jack. Alam niyo naman yun. Mainit ho ang dugo sa akin. Napansin ko nga, medyo inis sa'yo si Jack. Siguro nagsiselos. Bakit po siya magsiselos? Eh kasi nakita niya. At nakita ko rin. Sobrang bait sa'yo ng daddy niya. May iba na rin naging boy dito sa bahay na ito. At katulong din sa hardware store. Pero tingin ko'y iba ang pagtingin sa'yo ng amo natin. Pinagbubuti ko po kasi yung trabaho ko. Basta nakita akong dapat gawin. Hindi na po ako naghihintay ng utos. Ginagawa ko na agad. Tama! Ipagpatuloy mo yan para magtagal ka rito. Opo. At makikita mo, sinep na ang kusang magdadagdag sa sweldo mo. Hindi mo na kailangan humingi ng aumento. Mabait si Nep sa mga masisipag na tauhang katulad mo. Dalawang araw na lang pala ta. Birthday na ng apok mo si Calvin. Nung araw na maliit pa siya, ako naman eh, medyo malakas pa. Tuwing sasapit ang kanyang kaarawan, ay naibibili ko pa siya ng kahit mumurahing regalo. Noon eh, nakakapagkarpintero pa ako, kantero. Pero ngayon,
matanda na ako't sakitin pa. Ay, sana naman eh, datnan ng magandang kapalaran ng apo ko. Sir Nep, ito po yung order ng huling dumating na customer natin. 200 hollow blocks po at 20 simento. Saka isang truck po na buhangin. Dalhin mo kay Mitch, ha? Doon sa kahera natin. Siya na magkwenta kung magkano lahat yan. Opo, sir. Oh. Bumalik ka kagad dito, ha? Opo, sir. May utos pa siguro sa akin si sir, kaya pinababalik ako. Wala si Mitch dito sa harap ng kaa. Baka nag-CR. Iiwan ko lang dito itong order slip. Babalik na ako kay sir. Sir, may iutos pa po ba kayo sa akin? Wala na akong iutos sa'yo, Calvin. Pinabalik lang kita kasi gusto kong ako ang mauna sa pagbati sa'yo ng happy birthday. Birthday mo sa makalawa, di ba? Opo. Oh, ito regalo ko sa'yo. Ano po itong nasa paper bag na to, sir? Pantalong maong. Signature dyan, ha? May tatak. Nakikita mo ba yung mga maong pants ng anak ko? Katulad ng mga yan. Wow. Kaya po ba ninyo tinanong sa akin kung anong sukat ng baywang ko ng isang araw? Oo. Kaya pag uwi mo sa inyo sa Linggo para dalawin ng lolo mo, suot mo yan. Salamat po, sir. Sa totoo lang po, ang lahat ng suot ko ngayon, galing po sa ukay-ukay. Ngayon lang po ako makapagsuot na signature na. Bago pa. Salamat po talaga. Oo, walang iyakan. Di pa nga ako tapos eh. Sasabihin pa ako sa'yo. Kasama ito sa birthday gift ko sa'yo. Sir? Simula sa susunod na buwan, ang 3,000 sweldo mo magiging 4,000 na. Para hindi ka mahirapang bumili ng gamot ng lolo mo. Hmm? Talaga po ba? Salamat po, sir. Maraming salamat po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Calvin, natutuwa ako at napakabait mo sa akin. Pero nalulungkot din ako na wala na akong kakayahang mapag-aral ka. Ayan tuloy, napilitan kang mamasukang helper. Sus, ayos lang po yun, Lo. Mas beto na rin po ako dahil nakatagpo ko ng mabait na amo. Katunayan nga po, ito pong suot kong pantalon. Regalo niya po ito sa akin. At mamahalin po ito. Mahigit 1,000 ang bili ni Sir Nep. Aba, kahit kailan eh, hindi pa nasayaran ng ganyang kamahal na damit ang katawan mo. At hindi lang po yun. Tinagdagan na rin po niya ako ng sweldo. 4,000 na po ang sahod ko simula sa susunod na buwan. Aba, ito'y magaling. Mahusay. Tamang-tama po, Lo. Idadagdag po natin sa pambili ng gamot nyo. Kasi nito pong mga huling buwan, pumapalya kayo ng pag-inom ng gamot. Baka po magkaroon kayo ng komplikasyon. Salamat sa'yo, Apo. Mabait ka. Maalalahanin ka. Nagmana ka sa nasira mong ama. Nep, nagustuhan mo bang niluto kong kare-kare? Oho, Nana Sabel, ang sarap. teka nga po pala, ipagtira niyo si Calvin ha, para tingnan yung bukas ng umaga.
Dinalaw yung lolo niya. Ay, marami naman ang niluto ko. Talagang may matitira. Masyado naman yatang special sa si Calvin. Oo nga. Pakiramdam ko tuloy, parang siya pang mas mahal ni daddy kaysa sa akin eh. Sak, ang ama laging mas mahal ang kanyang anak. At ikaw, Marita, huwag mo sanang bigyan ng anumang kulay ang pagmamalasakit na ipinapakita ko kay Calvin. Naaawa lang ako sa kanya. Dadanlaki ng katawan niya? Dapat ba siyang kaawaan? Ang ibig kong sabihin, nakakaawa ang kalagayan ni Calvin kasi hindi siya nag-aaral. Tingnan mo siya. Third year high school lang ang natapos. At ayan, namasukan ang helper sa atin. Hindi ka tulad mo, patuloy ka nakapag-aaral. E pa paano, responsable tayong mga magulang. Kaya nasa ayos ang kalagayan ng anak natin. E yun lang nga eh. Kaya may mga kabataang nakakaawa dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Ang mga anak nila napapariwara. Tama. Katulad ni Calvin. Wala nang mga magulang si Calvin. Kwento niya sa akin, parehong patay na ang parents niya. Lolo na lamang daw niya ang kasama niya sa buhay. Sakit din pa lolo niya. Yung malaking parte ng kanyang sweldo, nauuwi sa pambili ng gamot ng matanda. Ayoko nang kumain, mami. Nakakaumay yung kwento ni daddy tungkol kay Calvin. Bigla ako nawala ng gana. Marita, ano nangyari sa anak mo? Ano pa, edi nainis. Kasi wala ka na mukhang bibig kundi ang Calvin na yan. Ayoko na nga rin kumain. Lep, huwag mong pupurihin ang harapan sa iyong mag-ina si Calvin. Alam mo namang allergic sila pareho basta si Calvin ang ibinibida mo. Ay nako, Nana Sabel. Hindi ko humaintindihan ang anak at asawa ko. Nakita mo na? Ha? Nakita mo na? Mabuti nga ikaw na mismo nakapansin sa ikinikilos ng asawa mo, Marita. Sa paraan kung paano niya tratuhin si Calvin, makikita mo na hindi niya basta helper lang ang bago niyong boy. Naiinis na nga ako eh. Eh bakit ba hindi mo na lang palayasin ang Calvin na yun? Maghanap na lang kayo ng bagong helper. Ano mo sa nakikita ko, hindi papayag si Nep na palitan namin si Calvin, Dina. Pero may gusto kong tuklasin. Mm-hmm. At ano naman ang gusto mong tuklasin, Aber? Gusto kong malaman kung anak nga ba ng asawa ko sa ibang babae si Calvin. At kung oo, sinong babaeng naanakan niya? Bakit nga kaya ganoon na lamang ang malasakit ni Neb kay Calvin? Anak nga kaya niya ito sa ibang babae? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Singian sa papel na Calvin. Nilabatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salong, supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito.
baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.